Oh, good day guys. Ayun. May bago na naman tayong video. So, ang topic natin ngayon is kailan at ano yung senyales kung bakit hindi nag-itlog ang ating mga breeders. So, based lang sa aking observation, no? At syempre din sa pag-research din natin. Ito lang yung maishare ko sa inyo kung bakit nga ba sila humihinto sa pag-itlog, no? At isishare ko nga sa inyo nga itong video na to. So, ito ngayon is pang isang taon na natin. Isang taon na yung ating mga breeders. Yan, mga breeders natin. Ito, at saka ito, isang taon na yan sila. So, ito yung mga nauna. Ayan. Bukod lang ito. May naihalo lang yan kasi ito born ng ano ito eh, ng February. So, mag-isang taon na din. Ayan. Ito, isang taon na. Ito mga to. Noong December. Ayan. Yung unang pagkadala natin dito sa Pangasinan, sisiyo pa lang sila o mga nasa 2 months yun, 2 months old. 2 months old din na ba yung sisiw yun. 2 months old na sila, no? Medyo malalaki na. At ito na nga yung breeders. So, sisimulan natin sa pagkain nila. So, sa pagkain, kailangan may pagkain sila ng umaga. Siguro, pagka ganyan. At hapon, no? Yun. Ayan, katulad yun, wala na silang pagkain. Nakain na nila ng umaga. So, mamaya na lang ulit ng hapon. So, yung iba kasi, minsan, nabibitin sa pagkain. No? Kaya hindi sila nangingitlog o yung pagkain ay hindi nila gusto. So, nakukuha yung pagingitlog sa pagkain. No? Yung reason talaga kung bakit sila hindi nangingitlog ay ito, yung paglulugon nila, no? So, ito, yan. Ito yung isang pinaka reason. So, ito, ito. Naglalagas yung kanilang balahibo. Ayan. Kung mapapansin nyo, may balahibo doon. At doon sa kabila, may balahibo din na, ayun, no? Ayan. May mga balahibo din na nalalagas, no? Ito mga isang taon na to, eh. So, ito pa. So, mapapansin nyo, ayan. Yung kanilang buntot. No? Wala. Halos wala na. Halos. No? Kailangan ang buntot nila ay ganito. Ayan. Ito, malago yan. So, kung mapapansin nyo, may itlog doon. No? Ito eh. Ito na ba? May kita ba? Ayan. Ayan yung itlog nando. So, tatlo yun. Ito, ito yun. Ayan o. Yung buntot nila yan o. Ito yung mga nangingitlog yan. Tapos dito, siguro ito, isa. Kaya may isa dito. Ayan. Yan lang yung makukuha natin. No, yung isa dito namatay. Yung kasama nila namatay. So, yun, yung, ano, paglalagas ng, ano, ng kanilang balahibo, napakalaki epekto nun sa paging itlog nila. Kasi, kapag naglagas yung kanilang balahibo, at syempre, tutubo yan, lahat ng kinakain nila, lahat ng vitamins na kailangan, is napupunta sa balahibo. So, pag napunta sa balahibo, wala na mapupunta sa kanilang mga itlog. Di lalaki yung kanilang itlog dahil napupunta nga sa kanilang mga balahibo. So, first time ko rin na experience yon. Kasi talagang halos araw-araw silang nag-iitlog. So, hindi ko lang alam kung dahil sa pangangasta nito, kaya nalagas yung itlog nila o isang taon na nila
1 year old na sila, kaya naglalagas yung kanilang balahibo. Yun yung mga factor. Tapos meron pa pala yung siguro may mga termites sa kanilang katawan. O yung mga kuto. Kaya ayan, minsan nagkakamot sila, ayan. Kinakamot nila, ayan, may mga balahibo talaga, ang dami naglalagas. So, mag-research tayo. Ayan ang mga balahibo. Research tayo kung ano ba yung pwedeng gawin. No, paki-comment na lang din sa comment section kung ano ba yung dapat gawin, no, para magsimula ulit silang ano makapag-itlog ulit. O wait na lang tayo ng siguro mga ano, mga 1 week, tapos dagdagan natin yung mga kanilang pagkain, vitamins siguro, yan siguro yung mga kailangan gawin yun. Pero comment nyo na lang din, no, baka hindi ako sure kung ano yung dapat gawin talaga para makapag-itlog ulit sila, no. Pero mag-iitlog pa rin yan. Ang problema lang, medyo matagal, no? Kasi nga, yung balahibo nila, naglalagas at tumutubo pa rin. Pero, ang nasa isip ko, pagkain, tapos yung inumin nila, vitamins. Yun yung sa akin, no? Para makapag-itlog ulit sila. Yan. Comment down na lang mga guys, no? Yan. Tapos, susunod na ano is papasukin natin lahat ng kulungan. Pakita ko sa inyo yung mga manok. Bilangin natin kung ilan. Kung ilan na yung mga manok ko, no? Bukod sa mga breeders na dati at yung napapisa ko dati. Yan. Yung iba kasi naibenta na. Siguro ang mga itlog na naibenta ko naging sisiw. Ay nasa mahigit ano na siguro 500 na sisiw yon. Halos 500 siguro yon. No, hindi ko na mabilang sa dami din na napapisa natin sa ating mga breeders. So, Rhode Island Red tsaka Black Astrolorp. Ito, medyo ito kasi dito na daw nakakuha ng itlog eh. Ewan ko lang kung mangitlog sana to. No. Dito lang ako nakakuha at saka doon sa kabila. Ito, wala. Hindi ako nakakuha dyan. May, yun, meron na no, isa doon. No. Hindi ako nakakuha doon eh. Pero yun, no. May umupo talaga siya doon. No. Sana ano yun, yung bagong ano, breeders doon eh, sa kabila. Mga bagong breeders doon sa kabila. Ayan, no. Yung itlog. Tapos doon meron din bago. So, medyo pinaghiwalay nung aking bayaw. Yan, ito yung ating second na kulungan. Yan, tapos dun sa kabila. Sana magkaroon pa rin tayo ng ibang kulungan. At maparami natin at tuloy-tuloy sana yung ating manukan, no? Yan. Nakakatuwa talagang tignan. Iwas stress, no? Nakaiwas tayo sa stress kapag meron ganito. Dahil ako, masyado akong mainisin. Talagang mainisin ako. Pero pag nakikita ako itong mga ito, natutuwa ako. So, kayo din ba natutuwa? Ang problema, daw natutuwa sa ano, pigs. Ang mahal na. So, sana, yung inuwi ko palang ano, papakita ko rin sa inyo yung Madre de Agua at yung Mulberry. Para sa alternative nilang pagkain, para hindi puro pigs, no? At siguro pag nandito na tayo talaga, ako na kukuha ng mga ano gulay, no? At pag nandito na tayo, talagang maasikaso natin 'to. Ayun. At tuloy-tuloy yung ating maging vlog 'yon para sa manok. Pero sana maganda rin dito mag-vlog, no? Ayun, bukid, kaya maraming magagawa dito kaysa doon lang tayo sa bahay sa amin, no? So, may iba-vlog ko yung manok ko rin doon lang, no? Ayan, magsasalang ulit tayo doon. Para may makabenta naman tayo at may padala dito at
may may pagkain dito sa mga manok natin dito. Yan. Ayan guys, at sana ma-experience nyo rin yon kung may manok kayo o na-experience nyo na, paki-comment na lang din. At sana matulungan nyo din ako. At sana nakatulong din ako sa inyo, no? At ito na, maraming maraming salamat.